Para saan nga ba mga batas? Tara, ating alamin ito habang naglalakad sa landas ng pag-asa. Ang pagbasa po natin sa umagang ito ay galing sa panulat ni Mateo 5:17-19. Alam po ba ninyo na may 613 mitzvot ang mga kapatid nating Hudyo? Halimbawa nito ay ang kautusan hinggil sa pagkain. Kung paano natin bibigyan ng papuri at karangalan ang ating Panginoong Diyos at marami pang iba. Ang Decalogue o ang 10 utos ng Diyos ay ibinigay kay Moises ng ating Panginoong Diyos bilang guide kung paano mamuhay ng tama. Ito ay sinummarize ni Jesus sa 2 utos. Ibigin mo ang iyong Panginoong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas mo. Ito naman ang 2. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Maari nating itanong sa ating sarili, parang ang hirap pala maging isang disipulo ng ating Panginoon. Kakayanin ko ba to? Kapatid, sa ating kapasidad, mahirap talaga. Ngunit kung hihingin natin ang grasya ng Diyos, makakayanan natin. Ang follow-up question nga lang dyan, paano nga? Maari nating makuha ang kasagutan sa pamamagitan ng pagbabasa ng ilang linya bago ang mabuting balita ngayong araw na to. Mula sa Matthew 5:13-14, ang maging asin at liwanag sa dilim. Hayaan niyong magbigay ako ng ilang suggestion. Una, unahin natin ang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng bagay at oras. Pag sinabing ang lahat ng bagay na meron tayo, ay galing at biyaya niya. Mula sa mga simpleng paghinga, yung makakita ka, makapaglakad at iba pa. Ang mga bagay na ating pagmamay-ari at ibinabahagi, itong lahat ay grasya at biyaya ng ating Amang Mapagmahal. Ngayon, dahil ang lahat ay grasya na galing sa Kanya, dapat nararapat lamang na ating pasalamatan siya sa pamamagitan ng ating pamumuhay, ng lahat ng ating naiisip, sinasabi, nagagawa, ay magbibigay ng papuri sa kanyang kabutihan sa atin. Maaari di tayong magkamali, pero huwag tayong mawalan ng pag-asa dahil ang Diyos ay isang Amang Mapagmahal na lagi tayong hinihintay upang yakapin at muling kalingain dahil Siya ay mabuti. Ikalawa, kung ang lahat ng ating nararanasan, nakikita, namamalas ay kabutihan ng Diyos sa atin, hindi ba't nararapat na tayo din ay Kanyang maging kaagapay upang iparamdam sa mga taong nangangailangan at nasa laylayan na sila din ay mahal ng Diyos? Halimbawa, tulad ng sa mga taong walang makakain, sila ay bahaginan. Sa mag-aaral na gustong makapag-aral ngunit sila'y salat, tayo naman ay may kapasidad na tumulong, gawin silang scholar. Sa mga taong may sakit, maging daluyan tayo ng tulong upang makaranas sila ng kalinga sa Diyos. Mga simpleng tayo na mag-volunteer na mag-ayos ang dokumento ng may sakit upang makakuha ng diskwento sa ospital. O di kaya, tayo'y magpadala ng pagkain o gamot sa taong may COVID. Sa community pantry, magbigay ayon sa iyong kapasidad. Sa eleksyon, ituro sa botante ang kahalagahan ng kanilang pagboto ng mga leader na maayos, may nagawa na, at may resibo na. Mahirap po talagang maging Kristiyano sa totoo lang. Mahirap pong sundin ang kalooban ng Diyos kung iaayon lang natin sa ating kapasidad. Ngunit kung isusuko natin ang lahat ng ito sa kamay ng Diyos, hihingin palagi ang kanyang gabay, matutupad natin ang kanyang mga utos na puno ito ng pag-asa at pagmamahal. Kung kayo po ay na-blessed itong simpleng reflection na ito, kung maaari lang po lamang, please like, share, subscribe. Pathways of Hope at Landas ng Pag-asa sa lahat ng inyong social media accounts, Facebook, YouTube, Spotify, at Instagram. Muli, ako po si Pao na naglalambing. Please share dahil alam niyo po ba ang mabuting balitang ibinahagi, pag-asang dulot sa nakararami.
God bless.